Depende rin po yan sa yung betchin, kung gusto nyo pong lagyan. Kasi po ako naglalagay din po ako niya kasi medyo... Ayun lang. Ito na po mga kalaro, simulan na po natin ang pagluluto ng burger steak at puso ng saging with mushroom. Ang una po natin gagawin, hiwain natin ang maliliit ng puso ng saging. Hanggat maaari po, tantarin nyo po ng maliliit, pinong-pino para mas manuot po yung sarap niya po. Yan, nakahiram po ako ng food processor para po mas magiling ko po maigi yung puso ng saging kasama po ng sibuyas, bawang at nung giniling na baka. Pero kung wala naman po, pwede nyo pong tantarin ng mano-mano po yan ng kutsilyo para po mapino nyo po parehas mag, nang mamix po siya ng magkakasama sila. Tapos po, ugasan na po natin yung giniling na baka. Ito po, dinamihan ko lang po ng konti kasi kumbaga pang ulam para mas malasahan din yung baka. Pero hanggat maaari po, pwede nyo po rin gawin. Kahit purong puso lang po ng saging, pwede po yan. Subok na subok ko na po yan. Pwede nyo pong gawin yan. Kahit wala pong karne ng baka, masarap po yan. Promise po yan. Sundan nyo lang po yung mga gagawin ko. Tantsahin nyo lang din po yung paglagay ng asin. Kumbaga ano to, tikman nyo hanggang masatisfied na kayo. Depende rin po yan sa yung betchin, kung gusto nyo po lagyan. Kasi po ako naglalagay din po ako niya kasi medyo... Ayun lang. Yung itlog na ilalagay nyo po, itong nakikita nyo po dito, dalawa lang tong nailagay ko dito. Pero, dinagdagan ko po ito ng dalawa pa. Para po mas lumapot kasi medyo dinamihan ko po yung giniling na baka. Depende po yan, mas maraming itlog po kasi pag napalapot niyan, mas maganda po. Kasi kapag kulang po sa itlog, maghihiwa-hiwalay po yan. Kaya hindi po maganda kalalabasan. Sa paggawa naman po ng gravy niya, ay lang din po, sundan niyo lang po yung mga nakikita niyo. Haluin niyo lang po. Lagay niyo yung harina unti-unti para po lumapot po siya. Haluin niyo lang po. Depende po sa inyo yung paminta. Kung medyo gusto niyo medyo maanghang na parang KFC yung sausawan niyo. Yan po. Tapos, yan na po yan. Napakasarap po niyan.
tansyahin nyo rin po ang paglagay po ng harina sa may pinaghaluan po ng puso ng saging at ng baka. Yan na po yan. Ready to eat na po yan. Pagtapos po niya, napakasarap po niyan. Maraming salamat po. Ang pagluluto po talaga, sinasamahan po yan ng puso. Kaya nakita nyo po ngayon, itong recipe na gagawin po natin ngayon, literal po na may puso ng saging yan. Kaya napakasarap niyan mga kalaro. Enjoy po! Sarap!